Rindi na raw ang ilan sa nausong laro na lato-lato. Bukod sa ingay, pwede ring makasakit. Kaya ang ilang paaralan at guro, may paalala. Yan ang tinutukan ni Dano Tingkungko. Pag narinig nyo na ang tunog na ito, matik na, may naglalaro ng lato-lato. Sino mag-aakalang ang dalawang bolang itong pinagdugtong ng PC na patok noong dekada 80 hanggang 90, magre-return of the comeback ngayong 2023. Dito nga sa Bagong Barrio Elementary School, alam mo ng oras ng palitan ng shift ng klase kapag naririnig mo na ang mga lato-lato sa labas. Isa sa mga tila na humaling na rito ang grade 4 student na si Dave na na-master na raw ang paglalato-lato sa loob lang ng isang araw. Nakita ko lang po yung sumarang idea ko. Mm. Nagandaan po ako, kaya ginaya ko. Wala naman daw problema ang ina ni Dave sa lato-lato. Yun nga lang, maski siya, aminadong naririndi na rin sa tunog ng dalawang nag-uumpog ang bola. Minsan kasi pinagbabawalan doon kasi nakita ko may mga pasa eh. Tigil niyo na yan, minsan tatago ko yung lato-lato. Lamang ihiram naman sila sa kalaro nila, kaya hindi ko rin mapipigilan. Ang isa sa mga public safety officer sa paaralan, panay nga raw ang saway sa mga bata sa paglalaro ng lato-lato. Mahingay po yan eh, saka nakakasakit. Hindi man daw kasi tahas ang band ang lato-lato sa paaralan, bawal naman ang kahit anong laro ang pwedeng maging hadlang sa pag-aaral kasama ang lato-lato dahil sa ingay nito. Kung magkaroon man ng mga pagkakataon na makakita ang mga guro na nagdala ang mga bata, panandalian muna itong kukunin at ibibigay na lamang sa mga mag-aaral pagkatapos ng klase. Sa dami nga ng mga naglalaro ng lato-lato, nag-post ng video kamakailan si Teacher Bea na may paalala rin. May tamang oras at lugar kung saan pwedeng laruin ang lato-lato. Pwede naman ito sa bahay ninyo, sa loob ng bahay, sa kalsada o sa plaza, di ba? Pero bukod pa sa ingay, nakakasakit din daw ang paglalaro ng lato-lato tulad ni Mark na nagkapasa na sa braso. Kami nagkakapasa pala sa O edi titigil na siya dyan. Hello! Pabor naman para sa tinderong si Marvin ang nauusong lato-lato. Sa ngayon malakas kasi uso. Payo ng isang doktor, maaaring gumamit ng bimpo sa braso para maiwasan ng direktang pagtama ng lato-lato sa kamay. Pag nagkapasa, lagyan daw ito ng ice compress para maiwasang mamaga. Ang kailangan dyan is 15 to 20 minutes na ice compression, 2 to 3 times a day. It prevents din yung pamamaga. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkungko, Nakatutok, 24 Horas. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 Horas at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.